Samantala, intelligence network ng mga polis sa Datu Piang Municipal Police Station, tiniyak na palalakasin matapos ang ginawang pag-atake ng mga armadong grupong BIFF, IES o ISIS-inspired groups sa Maguindanao. Si Eric Bachelier sa detalye. Mas pinalakas ngayon ang pwersa ng PNP sa bayan ng Datu Piang matapos makaranas ng pag-atake ng armadong grupong BIFF ISIS-inspired group nitong mga nagdaang linggo. Sa pagbisita ng Police Regional Director na si Police Brigadier General Samuel Rodriguez sa bayan ng Datu Piang, ipinagkaloob sa mismong seremonya ang matataas na armas bilang panlaban sa mga teroristang grupo. Bukod dyan, nagdagdag din ito ng tauhan na magiging katuwang sa pagpapatrol at pagbabantay sa area of operation. Existing policies, pag ang isang municipality po ay under class C category, ang maximum number po ng tao ay only 21. Kasama na po ang tipo police dyan na isang official. Ngayon po, ang ginawa ng ating mahal na Chief PNP, Police General de Bolchinas, dinagdagan niya po, ginawa niyang 40. So, ang 40 po na yun, almost 80% are equipped with long firearms. Para kung sakasakaling may ganito ulit na pangyayari, ma-address po nila kung ano man ang ano. Layunin ng pagbisita upang mas palakasin pa ang kalooban ng bawat namumuno at lokal na ehekutibo para labanan ang mga gawain ng mga terorista ng grupo. Palakasin ang aming pwersa dito sa Datu Piang to prove them na hindi basta-basta pwedeng pasukin na ang Datu Piang dahil sa pwersa na nandito ngayon. Kasi po, ang mga ganyang bagay, parang sinasabi po natin na with our number and our strength now in Datu Piang Municipal Police Station, securing the whole municipality, it will be a deterrent. Marami nila na matingnan ang mga news nila, lalo na sa Daily Image. Kasi alam naman natin na yung kapulisan, kulang din ang logistic yan. Kaya tulong-tulong na lang kung ano kailangan nila. Sinisiguro naman ng general na hindi na mauulit ang ganitong pag-aatake. Ganon din palakasin ang intelligence network ng pulisya habang maaga ay maagapan agad ang masamang plano ng mga terorista. Para sa Eagle News, Eric Bachelier, we live in interesting times.